Guys, no, yung kay Maricel Soriano. Relax ka na. Okay. Sige. Sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Sa una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na muli. Wala na ako po. 2012? Anong month yung nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, you know? 2012? Yes, sir. 2012? So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. 2012 bininta mo. And your pre-op was 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin. Thank you. Ito rin, ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers... Irrelevant naman yan. Unfair naman para kay Maricel yan, ano? So hindi na natin yan ilaktawan na lang natin. Kailangan magpahinga. Sir, meron lang siyang gustong basahin. Pwede daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin mo. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na... Parang ano yan eh, fishing of evidence, no? Sabihin, based on hearsay lang yan, tapos pinatawag ka. So, wala namang evidence na, di ba? Hindi dinaylay, di ba? At tinatawag na against self-incrimination. Why Maricel Senal will incriminate herself? Di ba parang gano'n? Maglabas kayo ng evidence niya. Pwede nga i-DNA yun eh. Yung hindi ka pupunta. Kasi, baka masabing guilty ka pa. Na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako po nasagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ako ng abogado na sumagot para... Wala na, tapos na eh. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas wala na. Tapos na eh.
na yun lang naman. Gato ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Gusto lang nilang yun. Kung magkaroon mo ng legal question, pinapahintulutan ko po ang magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Wala hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Sinagot. Well, ni-establish lang ni Bato de la Rosa kung talagang totoo yung operation, na may operation sigurong naganap na ganon. Posible na si Marcel Soriano ay baka talaga may operation sila talaga kay Marcel Soriano. Pero yung kay doon sa idinadawat niya, yung presidente, wala silang ebidensya doon eh. Diba? Hindi nila yata na wala silang ebidensya, hearsay ang nangyari. So dapat, ganyan, sabihin mo kung sino talaga yung, diba, kahit mag-executive session. Tapos, sabihin niya, kausapin niya lang yung pinaka-testigo kung talagang handa siya mag-testify, or sabihin niya na, bakit niya po proteksyonan? Eh, pag 5 minutes, di ba? Kung talagang ano, ganun. Di ba? Kung talagang ano sila. Sabihin niya kung sino. Kasabi niya, sabihin niya, hindi niya raw matandaan yung pangalan. Eh. Parang, very, ano yun eh, parang subserving kasi yung ganun. Hindi ko natandaan ang pangalan eh. Kasi pag sinabi mong hindi mo alam ang pangalan nun, hindi mo natandaan, parang naninira ka talaga. Kasi pag sinabi mo yung pangalan, eh, hindi naman totoo, itatanggi lang nun, alam mong wala namang ganun. Alam mo kahit sabi mo pangalan, hindi naman niya maano, di wala naman, hindi man totoong nangyari, di ba? Ganyan, halata naman. Pero ito si Maricel, baka posibleng magkaroon ng operation nga doon sa may unit niya. Pero yung malabo, yung kay BBM pa, wala pa eh. Wala silang video, wala silang ebidensya pala, hearsay pa lahat. Kasi wala, ayaw niya sabihin eh, kung sino yung pinaka-witness nila eh, or yung pinaka-informant nila eh. Saka parang imposible, hindi siya kumuha ng kopya, at hindi niya alam kung sino. Posible naman na hindi mo kilala yung inimbestiga mong pangalan, at maalala mo yun. Hindi natin alam. So, yun lang po muna at maraming salamat. Tingnan natin ang development nitong kaso na to. Ayun lang.